kanang gawi o kung ano ang oras kayo nanonood sa puntong ito ay kayo ay aming pina-welcome para sa ating panibago Sunday School. At nawa kayo ay handa ating mga puso, ating mga isipan, ang ating mga kaluluwas sa mga panibagong awitin, talata sa Biblia at mga kwento mula sa salita ng Panginoon na ituturo sa atin ng ating mga ate at ng ating mga kuya. Nawa ay handa at excited na kayo sa panibagong taon na ito. Kaya naman, para sa ating pagpapatuloy, hilingan natin ang tagubili at ang pamuhunan ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Hilingan natin ang ating opening prayer na pamumunahan ni Brother Stephen. Okay, kids. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating pambungad na panalangin. Paano nga kapag nananalangin? Tama, nakapigit, nakatungo. Sige, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli kami po yung makakapakinig ng iyong mga salita. Tulungan mo po ako na maunawaan ang iyong salita at i-apply sa aking buhay. Gabayan niyo po kami sa aming pong gawain ngayong umaga nito. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Amen.
Uy! Hello! Hi mga bata! Nakikita niyo ba yung aking nakikita? Alam niyo ba ang tawag dun sa mga lumilipad-lipad? Ano po? Tama! Mga ibon! Ayun! Kita niyo ba yun? Lumalangoy-langoy sila? Ano ang tawag natin doon? Ano po? Mga isda! Tama na naman! Ay, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Umaakit sa puno? Kita niyo ba yun? Ano ang tawag natin doon? Ano po? Tama! Mga unggoy! Baka naman, meron kayo mga alagang ganyan. Ngayon, alam niyo ba mga bata? Meron akong tanong sa inyo. Meron ba sa inyo ang may kakayahan kaming mga ibon sa langit? Wala! Meron ba sa inyo may kakayahan na lumikha ng mga isda sa dagat? Wala din! Ayon kayang mga unggoy sa puno, meron bang kayang lumikha? Wala din! Pero alam niyo ba, meron akong kilala na lumikha ng lahat ng mga ibon sa langit, mga isda sa dagat, maging yung mga hayop sa puno. Alam niyo ba kung sino yun? Sabihin niyo nga po ng malakas. Sino po? Isa ba po? Tama! Ang uhusay naman ng mga bata, ang lumikha niyan ay walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Diyos. Babasahin ko sa inyo ang Biblia sa aklat ng Genesis. Kung kayo may Bible, inyo rin ang buksan. Sabi niya, Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Kasama na dyan ang mga ibon sa langit, ang mga isda sa dagat, at maging ang mga hayop sa gubat. Ang lumikha ng lahat ay sino nga po ulit? Tama! Ang Diyos ang lumikha sa kanilang lahat. Now, meron pang isa na napaka-special nang ginawa ng Diyos. Alam niyo ba kung ano yun? Ano kaya yun? Ibon kaya? Isda kaya? Ay mga hayop kaya sa gubat? Parang hindi. Gusto niyo bang malaman kung sino yun o kung ano yun? Ang special na ginawa ng Diyos? Ayan. Ang sabi ng aklat ng Genesis 1 verse 26, "It has made man in our image and likeness." Ibig sabihin, ang pinaka-special na ginawa ng Diyos, ikaw at ako, dahil tayo ay kawangis ng Diyos. O diba, ganun kabuti ang ating Panginoong Diyos. At alam niyo ba mga bata, mayroong isang katangian na gusto kong sabihin sa inyo na katangian ng Diyos. Alam niyo ba kung ano yun? Ang Diyos ay pag-ibig. Sabihin niyo nga po ang salitang pag-ibig. Malakas! Pag-ibig! Ayan! Nakaranas na ba kayong magmahal? Sino nga? Kasang kamay? Ang dami! Ibig sabihin, kung nakaranas kang magmahal, katulad ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ayon sa Biblia, 1 John 4:8, God is love. In fact, para patunayan na mahal tayo ng Diyos, nilikha muna niya ang lahat ng pangailangan natin bago niya likhain tayo. Nilikha niya muna ang mga ibon, mga isda, mga hayop para isang araw atin silang mapakinabangan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Pero alam niyo ba mayroong isang tuso at mandaraya na ginawa ang Diyos? Alam niyo ba kung ano yun? Hindi niyo alam. Sige, ang sabi ng Biblia, merong isang nilikha at yun ay walang iba, kundi ang ahas. Alam niyo ba kung bakit siya mandaraya? Sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, nga pala, ang unang ginawa ng Diyos, kung nilikha ng Diyos, ay si Adan at si Eva. Sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, doon sa Garden ng Eden, huwag na huwag kayong kakain ng bunga na nakakaalam ng mabuti at masama. Sabi ng Diyos sa kanila, pag kinain ninyo yun, kayo ay mamamatay. Yun ang utos ng Diyos.
Subalit dahil tuso ang angas, sabi niya kay Adan at kay Eva, tunay ba na pag kinain ninyo ang bunga ay mamamatay? Hindi, huwag kayong maniwala. Dahil alam ng Diyos na pag kinain ninyo ang bunga, kayo ay maging katulad niya. Kaya okay lang, kainin ninyo yan. At dahil natukso si Eva, kinain niya ang bunga. At nung kinain ni Eva ang bunga, wow, ang sarap! Pero biglang, nung kinain niya ang bunga, nagtaka siya at bigla siyang naiyak. Nalaman niya na siya inuman. Tumakbo siya sa puno at nagtakbo siya. Nalaman niya ngayon na siya pala ay inuman. At doon nagsimula ang problema. Nagkaroon ng paglamag ang unang tao na ginawa ng Diyos. At doon nagsimula ang kasalanan. Hinanap ng Diyos sila ng si Eva, nasaan kayo? Ngunit sila'y nagtaago sa puno, natatakot sila. At ayaw nila na makita ang Diyos. Alam niyo ba mga bata, na ganun din ang tao. Ganun din tayo dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ay nahihiya sa Diyos. Sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalugalatian ng Diyos. Sino sa inyo ang hindi pa nakagawa ng kasalanan? Meron ba? Wala. So lahat tayo ay nagkasala. Diba? Lumabag ng hindi Adan at ni Eva ang utos ng Diyos. Ganon din sa atin kapag tayo lumabag sa utos ng Diyos. Sabi ng Bible, mga anak, igalat ng mga magulang. Pero bakit ang iba sa inyo pag inutusan ng magulang nagdatabog? Meron ba? Uy, meron! O diba? So yun ay paglabag sa utos ng Diyos. At yun ang naging problema. Nagkasala si Adan at si Eva at hanggang ngayon daladala natin. So tayong lahat ay makasalanan at napahiwalay tayo sa Diyos. Pero nag-isip ang Diyos ng paraan para tayo makapanumbalik sa Kanya. Inisip niya papaano kaya? Alam niyo ba ang ginawa ng Diyos para muling manumbalik ang relasyon natin sa Kanya? Ito ang ginawa ng Diyos, ang sabi ng Bible, siya ay nagpatay ng isang tupa. Nagpatay ang Diyos. Oo, bakit niya pinatay? Para maging alay sa kasalanan ni Adan at ni Eva. So pinatay niya ang tupa at ginawa niyang kasuotan ni Adan at ni Eva. Pero dumanap muna ang dugo bago nangyari na matakpan ang kanilang kaugnayan. So alam niyo ba mga bata na merong magandang aral ang kwentong yan? 2,000 taong nakalipas, merong namatay doon sa krus ng Kalbaryo para ang kasalanan mo at kasalanan ko ay mabayaran o mapatawad. Ang sabi ng Bible, siya yung tupa o kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating kasalanan. Alam niyo ba at kilala kung sino yon? Sino po? Sino yung napako sa krus? Sino po? Yes, tama. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung paano ang Diyos ay nag-ari ng tupa para mapatawad si Adan at si Eva, ganun din ang Diyos ay nag-alay ng kanyang buntong na anak para mamatay alang-alang sa ating kasalanan. At paano yon nangyari? Si Jesus ay nagpasa ng krus, ang kanyang dugong nabuhos ay katulad ng dugo ng tupang nabuhos para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So gusto mo ba na mapatawad ang iyong kasalanan? Sino may gusto? Taas nga po ang kamay. Yan. So para mapatawad ang ating kasalanan, ano ang ating gagawin? Pagpapakabait? Hindi po. Pag-anib sa reliyon? Hindi po. Paggawa ng kabutihan? Hindi rin po. Ano pala ang paraan? Hindi ba ang sabi ng Bible? Ang paraan ay ang manampalataya ka sa kanyang buntong na anak. At tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng Bible, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba yun? Yes! So kung gusto niyo po yun, tayo po ay mananalangin at atin pong tatanggapin ang kaloob ng Diyos, ang kanyang
bugtong na anak. Simpok, tumayo po tayo lahat at tayo po yumupo at tayo ay pumikit. Kung nais mo na mapatawad ang iyong kasalanan at nais mo na muling makabalik sa Diyos, tayo ay manalangin at sundin po ninyo ang panalangin na ito. Tikin po tayo at yumupo. Narito po ang panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito dahil nalaman ko na ako ay makasalanan. At ako po ay napapahamak dahil sa aking pagkakasala. Nalaman ko din po sa araw na ito na ako'y iyong minahal. Kaya Panginoon, humihingi ko ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat po sapagkat ikaw ang nagbayad ng aking pagkakasala. Titiwala ako na ikaw lamang ang pagpapatawad sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon hanggang sa wakas. Ayan! Sino yung mga tumanggap sa kamay? Napakarami! Lahat kayo na tumanggap ay nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya maraming maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po! Hello mga bata! Welcome sa ating Bible Trivia. At alam nyo ba? Okay. At alam nyo ba kung bakit nilikha ng Panginoon ang liwanag? Ayon, ay sa kadahilan ng yun ang panimula ng ating araw. Kaya nilikha ng Panginoon ang liwanag. Gayun din, kilala nyo ba kung sino unang taong pinakamatalino? Di ako, si Adan. Bakit? Sapagkat pinangalanan niya lahat ng mga hayop sa Garden ng Eden. Simula sa maliit, maliit na lang ka, hanggang sa pinakamalaki, elepante. Yun lamang! Tara natin ang ating mga gamit, okay? God loves me. God loves me.
Okay mga bata, tayo ngayon ay dumating na sa hangganan ng ating gawain, yung ano na ito. At dahil kung paano tayo ay nagsimula, na tayo ay nanalangin, tayo humingi ng gabay mula sa ating Panginoon. Ay tayo muling mananalangin sa ating pagtatapos para ating nasa puso yung bawat natutunan natin ngayon. So tayo manalangin, tayo lumapit sa ating Panginoon. Ang manaming banal, magkakila, magpagpala sa lahat. Diyos na may likha sa amin, Diyos ang langit at lupa. Diyos na nagligtas sa amin, kami Panginoon, ang nagpupuri. At nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan, ngayon pong araw ito. Salamat po sa mga awitin, sa talata Panginoon, ang mga pagkakalan sa kwento Panginoon. Mula sa inyong mga salita, tunay Panginoon na kayo ang naglikha ng langit at lupa. Pero din ay naglikha sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Yaman kayo po ang hindi. Ay aming gawin at sundin at kaobay ninyo sa buhay namin sa buhay ng bawat isa. Iluwan niyo po kami ng bawat natutunan ng Panginoon ay manatilit at mantik Panginoon sa aming mga puso ang sabihin ng ating maluwal at ito Panginoon sa aming mga maraming salamat Panginoon kayo po ang gagawin sa aming Panginoon sa nalalagay ng hapo sa mga susunod na ako wala po ito ang malikas mapasalamatan sa aming kalagitan. Ayan kids, tayo ay tapos na sa ating gawain yung araw na ito. Nawa, kayo maraming natutunan at kayo makita namin muli at makasama namin muli sa susunod na linggo ng ating pag-aaral. Mag-ingat kayo.